What's up, potatoes? What's up sa inyo, mga patatas? Babalik naman tayo, guys, to syempre sa ating panibagong video. Dito tayo ngayon sa CRV. Pauwi na tayo kasi papapaint natin yung ating Revo. Papapaint na natin siya ngayong araw. Dadali natin siya sa carbon department. Okay, so abangan nyo. Pag uwi ko, papakita ko sa inyo. Mayroon mag-vlog habang nagda-drive. Uwi muna tayo, guys. Tapos doon lang papakita sa inyo. Let's go! Ayan, so dito tayo ngayon sa labas. Ayan, makikita nyo yung Revo natin. Saro muna natin, guys, kasi papakita ko sa inyo yung current paint niya ngayon. Ayan. Kita nyo, sobrang faded na talaga. Wala nang kakintab-kintab. Tapos meron pa siyang bangas dun sa may fender. Ayan. Tapos yung two-tone siya, guys. So, silver yung baba. Tapos gold yung taas niya. Ayan, shoutout sa mama ko. Sama daw sila sa pagdala ng Revo natin sa carbon department. Ayan, makikita nyo. Wala na talagang kintab, guys. Tapos iba-iba na yung paint niya. Ang nag-paint pala dati na ito is Toyota rin naman. Toyota Cobao. Sa right side, sobrang faded na rin. So, ito ang alam ko, pipinturahan din yung loob na part na to. Ng Revo, yung mga pintuan. Kasi kasama naman nata yun sa washover. So, ayun, pati yung bubong, makikita nyo, sobrang faded na talaga. Oh. So, hopefully, sobrang ganda na ito pagka-paint. So, abangan nyo. Pasok tayo sa loob. Let's go! Ayan, so ito yung interior ng Revo. So sila, yung parents ko yung nag-decide ng color. Kung ako lang masusunod dito, guys. Sobrang lupit sana nito. Pero kasi kanilang kotse to. So tayo mag-assist lang sa kanilang gagawin. Pero yung interior nito, tinakbo nito, guys. Ayun lang, 86K. Sobrang baba para sa 2000 model. Pero yun nga, kailangan niya talaga ng repaint. Labas muna natin, mainit. Ayan, kung tayo masusunod dito sa build na to, syempre alisin natin tint. Papalitan natin to ng clear, ng ceramic tint, to. Para syempre mas malinis. Tapos yung dashcam, alisin din natin yan. Tignan nyo naman, papalitan natin sana to ng mas maliit. Pero kasi kanilang build yung susundin natin dito. Sabi ni daddy, no, na yung kotse ko na lang daw yung pormahan ko. Huwag na daw pakilaman tong Revo kasi pang family daw na kotse to. Pero kasi, guys, comment down below, do. Dapat alisin to mga ganito, yung mga muscle-muscle, no? Mga pandesal, ayun, no? Diba? Hindi siya aesthetic, tignan. Nakaterno pa yung kulay sa panlabas na color, di ba? Pero for sure, sa rewild interior nito, guys. Kasi alam ko, first ever na kotse namin to, pinalagyan agad ng ganito. Yung tela niyan, ganyan na ganyan din. Dito lang talaga may nagkakatalo yung mga discoloration dito. Tsaka may mga onting sunog na ganyan. Ayun, pero yung color nito, guys, alam ko green eh. Pero pinaayos to, pinalitan ng ilaw. Stan yung gumawa. Tapos yung aircon, sobrang lamig pa rin. Hanggang dito sa likod, guys. Ayun, no? Lamig, oh. So, ayun, pupunta tayo ngayon dun sa carbon department. Titignan natin kung ano yung mga gagawin nila rito. So, kita-kita tayo dun. Let's go! Para pala sa mga magtatanong, saan tong carbon department? Sa kainta lang to, guys. Alam ko pag sinabi mo yung kainta, para siyang malayo. Pero sa likod, guys, Santa Lucia, dire-diretso nyo lang to. Actually, pwede nyo naman i-waste to carbon department. Nakalimutan ko lang anong highway to, guys. Pero sobrang lapit lang rin ito sa Marikina. Kita-kita tayo doon. Let's go! Okay, guys. Dito na tayo ngayon sa carbon department. So, papakita ko sa inyo kung ano yung shop nila. Ikutin natin. Quick tour lang din kung anong gagawin nila. Kung anong plano dito sa Revo. Papakilala kayo sa owner, si Boss Ramjay. Yes, Boss Ramjay. So, kung naalala nyo, guys, dito ko rin din nila yung Corolla ko. So, syempre, wala na akong ibang pupuntahan na iba para sa repaint ng Revo natin. So, dito lang sa carbon department. Saan ba itong makikita yung carbon department, Pops? Kainta, Felix Avenue. Along Felix Avenue. Landmark namin, COL Gasoline Station. So, ayun, ikutin natin yung shop, Pops. Quickie. Tara. Ano pa lang plano natin sa Revo? Wash over natin yan. Kakulay ng Fortuner 2012. Yeah. So kasi, guys, kung makikita nyo yung pagka-gold niyan. Iba eh. Siyempre, guys, yung pumili kasi ng pintura nito, parents ko. So medyo wala pa tayong knowledge noon. Pero dadala natin sa wash tong kulay. No? Yan, oo. Mas magandang kulay. Babagay ng mas maayos. Oo, kasi gusto ko sana red siya. Eh, kaso change color na yun. Change color na eh, oo. So medyo mas magastos yun. So gagawin natin siyang 2012 na Fortuner. Ito yung picture niyan, pang. Kayang-kaya niyo yun, Pop? Ayun. Basic yun, basic. Basic. Tapos yung mag kasama na rin. Kasama silver na. Lang, silver lang naman. Oh, sige, sige. Okay. So, ayun, guys, kasi yung condition niya ngayon, Papi, kamusta naman? Medyo faded na talaga siya, kupas-kupas na eh. Tsaka may mga dent. Parang ano na to eh, nabilad ng ano eh. Oo, ayun, pati yung spoiler. No? Dati ito yung baby ko, guys. Baby namin. Kaso nagka-Fortuner na. No? Pero bagay to. Bagay talaga ito, walang tint eh, no? Oo. Kaso, hindi tayo masusunod sa build na ito eh.
Hindi sa atin to eh, di ba? Then, anong nagbago sa shop natin? Bali, dati wala pa tayong detailing room, ngayon meron na. May ceramic coating na rin tayo. Tapos dati yung paint dito, sa harapan. Ngayon, nandun na sa dulo. Oh, so mas sumaba na? Mas sumaba na. Kaya medyo nag-extend tayo ng ibang mga services. Ano ba yung mga services offered ng Carbon Department? Ayan, fiberglass, body kits, customized, modification, oils, mga sunog oils, meron din kami. Sonax product, paint, yan, ceramic, detailing, yan yung mga services natin. So parang naging all-around na rin pala to. Oo. Oh, okay. Pasok tayo dito pa sa painting room. Namimiss ko to eh. Dito pinitura yung Corolla ko eh. Dito, paint room dati to. Ngayon, detailing room na. Ayan, medyo... Ito na yung detailing room. Detailing room na to. Detailing room na. Tapos ngayon, dun ang paint room sa dulo. Okay. Ayan, may nakapwesto. So, ito yung silver lang. Karang silver kakulay na. Ito ng Corolla ko, no? Oo, parang kulay niya to. Pero medyo kapas na rin siya. Pero wala pang pintura to? Yung ano lang, bumper lang, pinapinturaan. Okay. Na banggaan, tricycle. Tapos ito, dito yung paint room. Paint room, yan. Nakasarado yan. Ito, may rapal naman siya. So, pagka magpe-paint na, sarado siya. Para kahit nagpe-paint siya, pwede ako mag-detail dito sa labas. Sa parang, sabi mo kanina, nagdi-detailing din kayo, nagdi-detailing. No? Ako mismo nagdi-detail. 4 step 'yun. 4 step. Oo, 4 step. Ano yung kasi ang alam ko yung 1 cut, 'di ba? 2 polish, 3 wax. Ano yung 4? Yung pinakauna-una magtatanggal na mga asphalt. Ah, yung clay. Oo, yung clay. Yan, so, kumpleto yung mga detailing, glass detailing meron yes, din. Yes, meron din, meron din. Tapos 'yan. Ceramic, ceramic coating. Ako rin mismo nagsi-ceramic. Ikaw lang nagdi-detail dito. Ako lang mismo, ako lang. Ah, so kapag ano, yung owner mismo pa lang nagdi-detail. Hindi malupit, no. Pagka kulang sila sa tao sa fiberglass, gumagawa ako. Nagka-carbon ako rin gumagawa minsan. So, kung ano yung services natin dito, yun din yung ginagawa ko. Pero kung at least, kumbaga to talk pops. Oo, siyempre, kailangan quality. Ayun ang kailangan lang natin lagaan. Interior detailing meron din? Meron din, oo, meron. Tapos yung mga coatings, ano, ceramic coating? Ceramic coating, oo. Oh. Meron din. Yung sa Revo, ano nga ba yung gagawin sa Revo? Washover, detailing. Washover and detailing? Oo, oh, interior detailing, sasama ko na rin yun. Tsaka mag, so... Yun. Ano meron naman sa kabilang ano? Dito. Tagal ko nandiyan nakapunta rito. Ay, taga, grabe to! Oo, oh, CRV to, no? Oo. Oh. Galit Gen na galit to. 5 yata. Oo. Picture ng customer. Tapos kami na gumawa. Ah, kayo ang nag-execute, kumbaga. Oo. Pinakarbo niya buong mukha. Galit na galit to. Galit na galit eh. Kulang to, lower din, no? Ay, oh, yun na lang ang kulang. O, sa susunod na room? Dito tayo. Narnia to, ah. Ito is Subaru Impreza. Kukonvert namin sa STI body to. Okay. So, ito. Siya yung narrow body nung una? Oo, siya yung narrow body nung una. Ang gagawin yung wide? Oo, gagawin yung STI body. Ayun yung stock ng Impreza. So, after a week, yan na, kakabit na natin yan. May dalawang version ito, Pops, eh, no? Oo, yung Impreza. Yung narrow, which is ito, tapos yung wide, yung mas malapad pa. So, kung makikita nyo, parang nakahanda na yung mga goma na ito, eh, no? Oo. Oo. Yung goma, guys, ganda eh, no? Pati sa likod, oh. Pati sa quarter panel, iwa-wide namin yan. Ay, yung balakang? Oo. Ano, iwa-wide nyo rin yun? Oo. Kasi may winid na kami before. So, yung harapan lang yung naka-wide dati. Ngayon, ngayon, pati likod. Mas bagay kasi mas panday, eh, no? Mm-hmm. Tingin ko, parang kami palang nag-wide ng ano, nag-convert ng pool. Tapos dito may ESI, Pops. Ito, yung ESI. Umiilaw yan. Umiilaw to? Pailaway natin. Pakita mo nga, bakit nyo naman ginawang upuan? Oh, panis. Naka-LED pa. Ilaw 'yan, oh. Ah. Oh, trip niya lang. Trip ko lang eh. Tapos ito, D3, oh. Papakarbon niya yung sidings tsaka ito, biyak na eh. Yung dashboard. Oh, ito lang mismo, yung biyak. Kakaiba tong paint na to, guys, tingnan niyo. Para siyang valve cover ng ano mga Honda boys eh, no? Raptor. Anong tawag dito, Papi? Raptor paint kung tawagin. Raptor paint. Scratch proof, no? Scratch proof, oh. Mas matigas dun sa lata. Grabe 'to. Tapos medyo nag-color violet. Parang chameleon din eh, no? Oh, dito nag-blue! Ayos ah! May kulay, no? Dito nag-blue. Grabe, lapad ng ano na ito. Ito yung interior ng Subaru. Ang kinakarbon, pinakarbon niya. Pinakarbon, pinaskini lang niya. Kasi dito ata kayo kila Pops eh, no? Kilala sa carbon. Oo, carbon talaga. Ito, yung Mio. Ayan, yung mga parts niya, puro carbon na rin. Tapos yung mga painted, yun pa rin para hindi na mag-change color. Parang stand sa ata ito, yun, no? Oo, ilo-lower pa yan. Ayan, naka-chrome siya, oh. Start? Oo, pwede na, yun, nakatambucho. Sound check. Oh! Panis! Pakinggan nyo.
speed din eh, no? Mga parts niya, puro carbon na ito. Hindi skinny ito kasi karamihan ng mga parts ng motor skinny ito, produkto na mismo. Ano ibig sabihin ng skinny? Skinny, ganun. Patong lang dun sa stock part. Ah, ito, okay. Produkto na siya. Ah, may molde? Oo, may molde ito. Karamihan na ito, skinny lang. Ito, produkto ko. Skinny pala tawag sa ganyan? Oo, skinny. Skinny kasi hindi na siya pinatungan. Oo. So, mas manipis. Oo, ayan. Ayan, produkto na itong mga to. Ito, skinny lang to, pero forge. Kaya kung mapapansin mo siya, iba siya. Yung parang sabog-sabog. Parang sinaboy, no? Kasi ito yung normal na carbon, normal, guys. Ayun, may pattern. Ito yung forge. Magpapapintura kayo dito sa amin. Message kayo, magpasked na kayo kasi medyo puno kami ngayon. Siningit na lang yung Revo. Siningit lang yung Revo. Kasi wala na rin yung parking eh. Dito na natin itambak, no? Pero yung Revo, kayang-kaya niyan, Pop. Kayang-kaya yun. Basic. One basic month. Yun, no? Kahit 2 months, okay lang. Sa inyo na muna yan. Magulo dito. Ah, dito. Manggugulo lang ako dito, Pops. Ano meron dito? Ayan, ito yun. Ah, nandito na yung fiberglass. Oo. Dati dito, doon, di ba? Doon, oo. Kabisado yun. Dito ka tayo ng trabaho eh. Dami nito. Ayan. Doon yung mga molde eh. Kinuha namin ito kasi sumigip na eh. Ah, dati ba yan? Hindi ko ito kasama? Hindi kasama ito dati. Punong-puno na ata kayo ng class, ng ano, ng molde customer. Eh. Oo, customer eh. Ito, ito yung ano. Ito, mold making. Dito ginagawa yan? Dito. Dito. Ah, ito yung hood ng Mazda? Oo, ito yung hood ng Mazda. Gagawin yung carbon. Kate niyan, no? Ang kate niyan. Boss, makate ba dyan? Makate? Pati ceiling? Ito yung ceiling ng ano? Ng BMW. Ceiling naka-carbon. Yung BMW na puti? Oo. Yun, yung nasa. Nga pala guys, meron kasi silang ginawang sidings ng Civic naka-carbon. Carbon, no? Oo. Ito first, yung pang. First yun, first siding, chopper ceiling. Pero malinis eh, no? Ang linis, oo. Ang linis tignan eh, di ba? Nung nakita nung customer ng BMW yung ceiling ng Civic, nagpagawa rin siya. Ceiling ng Z4 ng BMW naman. Yung BMW. And okay guys, papakilala namin sa inyo sino yung mga members ng, yung team ng Carbon Department. So, Buddy Boss, siya yung nagka-carbon din sa amin. Installer din yan. Si Mang Kaloy, siya yung pintor natin. Siya yung gagawa ng Revo mo. O yun, o, tutok natin kay Idol, siya yung gagawa pala. Yan, tapos si Kaloy, pinsan ko, siya naman sa motor. Gagawa sa motor, pag-aligal. Si Idol, Limon, fiberglass, carbon din. Yung John, siya yung nagmo-modify natin, carbon, fiberglass, halo-halo. Okay. O sino yung tank dito sa ML? Tank, ito. Ito yung mga team ng Carbon Department. Grabe, Pops, sila lang gumagawa ng lito, lahat. Oo. Kayang-kaya pala, no? Siyempre, magaling yung leader rin, no? Ayan, no? Pops, salamat, ha, sa inyong lahat. Shoutout, Pops, sino gusto mo yung shoutout? Shoutout kay Black Dime. Sa nagbibigay sa akin ng mga shirts, Boss Carlo Rodriguez. Pops, pwede naman naming bisita-bisitahin yung pwede, Revo, pwede no? Naman, anytime naman. So, magkita-kita tayo next time. Right. Tagalan nyo, Pops, ha? Okay, guys. So, abangan nyo na lang yung mga Revo. Bisitahin nyo to kasi lahat ng repaint, dito ko lang naman dinadala sa Carbon Department. Ito yung...